Inilabas na po ng pulisya yung drawing na mukha o yung tinatawag na artist sketch ng suspect sa pamamaril sa isang traffic constable sa Luzon ng Quezon nitong Lunes. Ang kwento po ng saksi at kapatid ng biktima, tinarget daw talaga ng suspect ang kanyang kapatid. Nakatutok si Cesar Apolinario. Ito ang itsura ng gunman na kumitil sa buhay ng traffic constable na si Sidney Role, madaling araw ng January 4. Malinaw na nailarawan ng saksi ang itsura ng gunman. Lumabas na nasa edad 40 pataas, 5'5 ang taas, itim at may halong puti ang kulay ng buhok. Katamtaman ang pangangatawan at kayumanggi ang kulay ng balat. Magkakaroon ng mukha o lead itong kaso. May mga palatandaan kasi siyang sinabi at talagang makikita mo doon sa binigisaan ng testimonya ng testigo na talaga nagkaroon sila ng pagharap. Mga ang distansya nila siguro hindi lalagpas ng 1 meter. Kaya kitang-kita niya kung paano binaril yung biktima. Walang takip sa mukha at halos isang di pa lang ang layo ng suspect sa biktima. At sa kapatid nitong si Richie na traffic constable din ng MMDA. Dead on the spot si Sidney na tinamaan ng bala ng 9mm sa batok at likurang bahagi ng katawan. Sa salaysay ng kapatid ng biktima, si Sidney ang target ng suspect. Bakit hindi nga sila tumakbo? Ano ba ang dahilan? Hindi napansin ng biktima, pati nung mga kasama niya doon sa lugar kasi nakatalikod sila. Bale, ang nagaano kasi sila nung mga parating na sasakyan. Tinutukan rin yung kasama na huwag makikilap. Bukod sa larawang inilabas, mahalagang impormasyon din ang nakalap ng pulisya sa isinagawang pulong kahapon ng Task Force Role kung saan nagkwento ang iba pang kasamang traffic constable bago ang pamamaril, pati na ang mga saksi na natuntun ng pulisya. Diretso ngayon yung tinatawag natin na house-to-house canvassing sa investigation na ang patuloy ang pagtatanong doon sa lugar. Posible rin daw na makatulong ang mga CCTV footage sa mga lugar na pinuntahan ng biktima bago ang insidente. Kinakalap na ito ngayon ng Task Force Role. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Horas.